Okay, hi guys. So, thank you for watching Buhay sa Dubai TV at ngayon po nandito tayo sa Honeybee Rockies Cafe. So, kasama po natin of course si Juden. Meron din po siyang sariling channel na mapapanood din po yung coverage natin sa kanyang sariling YouTube channel. So, ngayong gabi po, napaka-lucky natin kasi makakausap natin ang manager na walang iba kundi si Manager Edison. Good evening po, sir. Thank you po. Magandang gabi po. Thank you. Napaka-lucky niyo kami. O ngayon kasi po, marami pong mga kabayan natin from the Philippines or kabayan natin from other countries na gusto nilang malaman yung buhay ng mga Pilipino na nandito sa Dubai na nagtatrabaho sa bar. Kaya, napaka-privilege po ng channel ko, ng channel ni Juden, na ma-i-share natin to sa lahat. Okay, sir, una po, unang tanong is, gaano na po kayo katagal sa Dubai? As of now, pang 10 years ko na rito sa ano. Wow! Oh, God! Mayaman na to si Sir ano Edison. Kaya sa lahat ng mga gusto mangutang dyan. Pwede na. Punta lang kayo dito. Alam yun ako saan niya siya hanapin. Pero sir, sa Rockies Cafe, ilang taon na kayo dito? Dito sa Rockies, bali ano, 4 years na ako dito sa Rockies. As of now, nag-start ako 2012 until now. Okay. Bakit yung po napasok yung pagtatrabaho sa bar? Bali sa akin, since naman sa Pilipinas, bago ako disco pa rin yung pinagtatrabahoan ko. Then first opportunity, based on experience, yun talagang hanapin nila sa atin. Kung ano yung experience mo sa work, so tama dito po na rin napalini yan. Oh nga, kasi guys, if whatever experience you have, yun po yung pagbabasihan ng mga employers dito sa abroad para i-hire kayo. So anyway, so far since you have the longer years of working in this industry, kaya no wonder you are the manager now. Oh, pero syempre hindi naman nag-upisa rin sa pagiging manager agad. Ah, talaga po? Okay, saan, paano kayo nagsimula? Bali, sa unang trabaho, yung sa first bar na pinagtatrabahoan ko, nag-start din ako sa waiter. Ah, okay. No? Waiter. Tapos ngayon, after na pagiging waiter. So, tiyaga lang talaga, no? Oh, tiyaga lang. Bali, yun, nakabuno ng 2 years. So, yun, yung manager ko rin dati, nag-decide ko, since na nag-excel ka for being a waiter, try mo namang pasukin yung ibang line. So, pinasok ko na ako sa pagiging bartender naman. Oh, malaking pera sa partner, sa yung pagiging bartender. Tapos yun, syempre, natuto sa pagiging bartender. So, yun, next na-promote, ganoon supervisor. Then sa ibang job ko na, yun, ang pinasukan ko na is pagiging supervisor. Supervisor. Oh, supervisor na. Then my third company, yun, ginawa nila akong assistant manager. Tapos pero actually, to cut the story lang po, no? Actually, advantage to, no, ng naging man, ng mga manager, that they started from the scratch. Yes. Kasi alam mo bakit? Alam mo kasi ang storya ng mga staff mo from down, going up. So, maiintindihan mo kung ano yung paghihirap nila, ano yung inspiration nila, ano yung motivation nila, ano yung sitwasyon nila as a staff. So, mas magiging effective kang manager kasi kapag nagsimula ka talaga sa kasi alam mo yung from roots. Oo. Alam mo yung mga saan sila dapat, ano yung paano sila dadalhin, paano sila kakausapin, yung tipong gano'n. Okay. So, sir, taon nito, gaano po kahirap yung magtrabaho? Kasi normally kapag bar, gabi lang yung operation niyo eh. Gaano kahirap? Mahirap ba or madali? Kasi sure for me kasi, 'di ba? Kasi I never worked sa mga bars. Para sa akin parang hirap kasi lagi ka pang gabi, lagi kang puyat, tapos ang ingay kasi lagi may sounds. Bali sanayan na din dahil dati syempre pag sa sanay ka matulog ng gabi. Iba yung tulog sa gabi, pati. Tama, mas mahimbing. Sila tulog, ikaw gising. Ikaw gising sila tulog. Bali, medyo mahirap pero nakasanay na rin since parang running ko ng 15 years na nag-work sa sa bar. So, yun. So, wala kayong nightlife niya? Nightlife? Bali, ito na yung pinaka-nightlife. Nightlife mo, nagtatrabaho. Nightlife as in, nagtatrabaho din. Tapos yun, bali, pag day off, yun, tsaka lang nagkakaroon ng time na gumala sa labas ng daytime. Ah, yun yung advantage mo naman kapag day off mo kasi kahit gumala ka sa ibang bar, eh yun yung oras mo eh, body clock mo na energetic ka. Oo. So, yeah. So, sir, ano po, yung
ano yung mga maipapayo nyo sa mga, let's say, mga naghahanap ng trabaho sa abroad, kunyari dito sa Dubai, ano yung normally as a manager, ano yung hinahanap yung mga characteristic, mga profile ng mga tao na pwedeng magtrabaho sa mga bars? As of now, hindi naman ako nag-give sa qualification kasi as long as meron tayong experience, ang hinahanap lagi natin is yung experience ng isang tao na mag-join sa isang company. So as of now, kung qualification itself, ang hinahanap ko usually is really experience. So pag zero experience, no chance? Zero experience, pwede rin naman as long as very willing yung candidate. Willing to learn. No, willing kung baga nakikita niyo yung personality niya na mukhang masunurin, masipag. Hardworking. So, may chance din na ano, na maaaring ma-hire. Oo, ma-hire. Or maaaring kapamilya. Di ba? Usually recommendations ng mga katrabaho mo dati, kaibigan. No, kasi guys, to explain for that, no, kasi I used to be at the management level din ng companies ko. The reason kasi kapag yung hinahire mong staff is kakilala mo mismo, alam mo yung ugali niya. That's the advantage of minsan na hinahire mo yung staff mo coming from kakilala din ng staff mo. Kumbaga kapamilya niya, kaibigan niya, barkada niya. Kasi pag may problema ka, ikaw mananagot dito ah. May mga ganun. Kaya minsan, advantage mo kapag meron kang kamag-anak na nagtatrabaho na sa abroad, madali kang maipasok. Yun. So sir, dito po sa ano, sa Honeybee Cafe's, Lucky's Bar Cafe, ano po yung madalas na tawag nito na rason kung bakit po tayo dinadalaw dito ng mga kabayan natin sa Dubai? Actually, as of now, mas pinaganda yung ambience sa nakikita nyo. In-improve namin yung ambience ng Rockies. Tapos, the most important thing is binabaan namin yung price namin compared to other clubs. Bali, as of now, kami pinaka-lowest rate. So, affordable. Eh, lalo ng mga Pilipino ngayon, di ba? Tight budget lagi yan eh. Di ba? Minsan, nag-happy-happy sila, nag-iinom na lang sa bahay. Nabawal naman. Okay, so since ganun kababa, since affordable na yung price ng ano ng Rockies Bar, eh, dapat mas marami ng mga kabayan ang pumupunta rito. Okay, so sir, yung ano po, yung mga scheduling natin dito, let's say during weekdays, ano po may mga specific program ba kayo? Bali, during weekdays, meron kaming mga iba't ibang promotion dito, like Saturday. Mga discounts po ba yan? Oo. Discount daw, makinig kayo. Tinatawag namin itong Shooter's Night. Bali, Shooter's Night? Ano yung mga Shooter's Night, meron tayong iba't ibang klaseng shooter. Ano yung shooter? Let's say, kamikaze, sambuka, tequila, or sex on the beach. Low job. Bali, iba pa. Ang ganda ng mga pangalan. Natawa yung photographer natin. Usually, nilang mga shooter natin. So, pagbibili ka ng dalawang shooter, meron kang mabili ng third libreng shooter. Bali, parang buy two, get one yung shooter natin. Yun yung sa Saturday. Saturday. Yun yung every Saturday. Then, every Sunday, ito yung tinatawag nating ladies night. Sa lahat ng mga ladies na nandiyan dyan, punta lang po kayo dito sa Honeybee Rockies Cafe. Meron po kami unlimited free drinks from 10:30 to 12:30 ng gabi. So libre yung mga babae? Oo, free yun. Free yun. Drinks lang, so babae sila ng pulupa. Yes. Ayan, mga chicks dyan, mga magagandang dilag na nasa Dubai. Libre ang drinks dito tuwing Sunday sa inyo, 10 p.m. to 12:30. Okay, pag Monday po? Monday, meron tayong Hoteliers Night. Lahat po ng nag-work sa hospitality, pagpupunta po kayo dito sa Honeybee Rockies Cafe, makakabili po kayo ng 50% discount on your food and all regular beverages. Ano po lahat na nagtatrabaho sa? Hospitality, hotels. Lahat ng mga nagtatrabaho sa restaurants. Hotel restaurant? Restaurant, lahat ng nagsiserve yung hospitality. Ang saya. So, yun. Every Monday naman yun. Every Monday, makapag-avail sila ng 50% discount. Same time po, 10 p.m. pa rin. Whole night yun. Whole operation from 7 p.m. until 3 a.m. Yan. Swerte ng mga naka-day off sa araw na yun, di ba? Mas mahaba ang ano yun. Happy hour, mahaba. Kasi whole night. Okay, tuwing Tuesday. Tuesday, meron tayong extended happy hour. Yun yung binibigay natin privilege to all the guests na
makakabil sila ng 20% discount from 7 p.m. until 10 p.m. Ah, okay. So normally kasi ang happy hour is yung mga earlier time. Mm-hmm. So ang ginawa nyo is from 7 a.m. magsustart, in-extend nyo siya until 10 p.m. Mm-hmm. So happy hour, mas may discount? Oh, 20% discount, makabili okay. lang. Ngayon yung ano? Pag Wednesday? Wednesday, tinatawag natin itong Kabayan's Night. Sa Kabayan's Night natin... Tayo yun! Mm. Alam natin ang gagaling uminom ng mga Pilipino. So nagkakaroon kami ng promo rito. Pag sabi natin Kabayan's Night... May pa-raffle ba yan? libreng kalendaryo, mga jacket. Buy 2 any full bottle. Ang third bottle is free. Libre? So yun yung ano. Okay, so by bottle lang? Mm-hmm. By bottle siya. Okay, so every Thursday po? Thursday, meron tayong piniprepare na special presentation. So yun yung party time natin dito sa kasi Thursday night yun yung simula nung nung weekend. Kaya marami na ang yung talagang pumupunta sa mga bar para talaga mag-chill, mag-enjoy at makasama mga barkada. So yun po yung every Thursday. So ito na, Friday na. Meron dito? Ang Friday meron tayong ginagawang yun na members night. Sa lahat ng mga kabayan na gusto magpa-member ng bar dito sa Rakis Cafe, makakabil kayo ng discount card. Automatic yun. Pag pupunta kayo dito sa Honeybee Rakis Cafe every Friday, just present your card. Yung membership. Makakabil ka ng 15% discount on your total bill. Wow! So mas maganda kasi total bill mo talaga. Pero sir, let's say, sa mga interesadong kumuha ng membership card nyo, may bayad ba yun? Wala po. Libre po yun. So i-approach lang yung any staff dito? Yes. Punta lang po rito, kukunin lang po namin yung details nyo. Let's say, name, phone number, then Facebook or email ad. Then bibigyan po namin kayo, issuean po namin kayo ng members card. Wow! So yun, at least libre na. And then you can enjoy yung happy days, happy night nyo tuwing Friday. Non-discounted your total bill. Buong linggo, marami pong nangyayari dito sa loob ng Honeybee Rakis Cafe. Dito po sila guys, located sila sa mezzanine po ng Regent Hotel. Regent Palace Hotel sa Burjuman. So malapit na malapit po sila sa Burjuman Metro Station. Exit, anong number sila? 2. Exit number 2. Exit 2. Okay, so sir, pagdating naman sa pulutan, dito na tayo ngayon. Kasi ang rason talaga kaya pumunta rito para makakain talaga ng pulutan nyo. So sir, ano ang number one at pinagmamalaki nyong pulutan dito sa Rakis Bar? Kasi di ba ang Pilipino, hindi masaya ang inuman kapag walang pulutan. Kasi ang ibang lahi, pag nagiinom sila, inom lang. Tayong Pinoy ang kilala pagdating sa pulutan. Bali, dito sa Rakis, hulaan ko. Top seller po namin dito is crispy pata. Oo, sobrang sarap ng crispy pata dito. Yun po talaga ang dinadayo ng mga... Na-try mo na? Hindi ka nagbabar? Mabait po yan. Sa Kristan po kasi yan si Judin. Mamaya, ipapatry ko sa inyo yung crispy pata. Okay. Sobrang sarap. Bali, yun yung top seller natin dito. Then, most naman ng mga... Pero magkano pa yung crispy pata nyo dito? Only $55. Wow, nakita ko siya kung gaano. Anyway guys, we will show it to you later kung gaano siya kalaki. And then, anong next nyo po sa crispy pata? Bali lahat. Crispy pata, then yung fish kilawin natin. Top seller din namin yung fish kilawin. Fish kilawin. Lahat ng mga people from Visaya and saka Mindanao, lagi ang hinahanap is kilawin. Ano yung maanghang? Maanghang, may... may option ka. You can say option, if you want it spicy. Medium spice. Spicy talaga. So, okay. And then, meron pa po. Ano pa pong may i-recommend nyo? Siyempre, itry din nila yung sisig natin. Oo. Sisig. Diba? Sikat na sikat yan kapag pulutan. Hindi yung sisig, siyempre. Lasing na ako, pre. Lasa na yung pulutan. Joke lang. Dito kasi, diba, ang Pilipino na ininiwala na kapag walang laman ng tiyan mo, huwag ka daw maglalasing. Oo. Madali ka daw. Malasing kapag gutom ka. Ayun. So, yun guys. So, any important message o any special question para kay sir? Personal question, sir. Okay lang? Oh, sige. About life, love life. Oh, love life? Meron? So, yung ano pong may sasabihin, pwede mo share sa kanila gusto mo mag-apply ng mabama dito or kung gusto nilang gayahin yung status ng ginawa mo para marating yung position. Ano pong message mo sa mga... Oh, in short po, parang ano yung dapat nilang gawin
para marating nila kung anong narating nyo, anong ginawa nyo, ano yung mga sinkwento nito. Okay, para sa akin you guys, unang-una is yung devotion sa trabaho. Kung talagang gusto mong tumaas yung level performance, mag-umpisa tayo siyempre sa ano, dedication mo, tapos work hard. Then actually sa akin, dati hindi ako namimili ng trabaho. Kasi as long as meron akong trabaho, nandun yung chance na mag-i-improve ako sa sarili ko. Kasi yun yung ginawa ko sa sarili ko. Bali, unang-una, ginawa ko yung field kung saan nag-i-excel naman ako konti-unti. Pinag-aralan ko siya. Then kaya napunta ako sa next level. So yun yung may advice ko sa iba. I super agree. Mahalin yung trabaho nyo. Make sure na pag nagtatrabaho kayo is from the heart. Hindi lang para sa just for sake na papasok ako ngayon. Tapos ang abangan mo is yung closing time. Uwian na ba? Which is kailangan talaga yung magtatrabaho kayo is galing sa puso mo yung pagtatrabaho mo. Totoo po yan. Guys, tanda nyo po kapag nasa abroad pa kayo, you have to love your job. Kasi guys, yung trabaho nyo, yan ang magbibigay ng pera sa inyo para may pera kayong pagpadala sa Pilipinas. So if you don't love your job at kunyari masira ang kumpanya, alam nyo, magkaroon ng maraming complaints, so mawawalan ng customer yung kumpanya nyo, mawawalan kayo ng trabaho, mahirap pong magpalipat-lipat ng trabaho. Kaya kung anong trabaho meron kayo dyan, is mahirap man yan, pero ano yung tsaga lang talaga eh. Kailangan mo lang pag-aralan saan ka mahina. Tapos i-improve mo yun. And then kapag natapos mo ang kontrata mo, paglipat mo sa ibang company, sisiyaw na sa'yo ang trabaho kasi napagdaanan mo na eh, nalampasan mo na yung mga yan. Okay, so ngayon sir, maraming salamat talaga sa time nyo na at least na nakapag-share po kayo ng talagang successful experience nyo bilang isang OFW dito sa Dubai. Thank you, sir! Thank you po. Hi everyone! My name is Ayeji Paredes, the Global Pinoy Singing Idol 2016, and I am inviting everybody to please visit me here at Honeybee's Rakis Cafe, Tagarito ka.